Itinalaga ng Pangulo na bagong Education Secretary si Senator Sonny Angara kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa kanyang pagtutuunan bilang kalihim sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Senador Juan Edgardo Sonny Angara ang itatalagang kalihim ng Department of Education pagbaba ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa July 19. Mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo niyan sa cabinet meeting kanina umaga kung saan sinabi niyang tinanggap na ng senador ang appointment. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Angara ang Pangulo sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pamunuan ang kagawaran na tinawag niyang isang mahalagang responsibilidad. Makikipagtulungan daw siya sa lahat ng sektor ng lipunan at kay outgoing Secretary Sara Duterte para masigurong mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat batang Pilipino. Baka imposibleng tanggihan yung pag-iing. Sa isang panayam kahapon, nauna nang sinabi ni Angara na hindi siya tatanggi sakaling alokin siya pamunuan ng DepEd. Batid din niya ang malaking hamong haharapin ng susunod na Education Secretary. Kailangan yung mga reforma sa edukasyon tulad ng yung kalidad ng edukasyon, yun importante. Tapos yung mga tinatawag na resource gaps, so yung pagkukulang sa mga classroom, sa mga silid-aralan, sa textbooks, maraming kailangan bigyan ng lunas dyan. Naglabas na ng pahayagan DepEd para i-welcome ang susunod na kalihim at handa raw makipagtulungan sa kanyang liderato para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa bansa. Nagtapos si Angara ng abogasya sa UP College of Law at Master of Laws mula sa Harvard Law School sa Amerika. May bachelor's degree din siya sa economics mula sa London School of Economics and Political Science. Nasa panghuling termino na sa Senado si Angara, kung saan kasalukuyan siyang chairman ng Justice and Human Rights, Finance at Youth Committee. Kabilang sa mga iniakda niyang batas o di kaya co-author siya ay ang Enhanced Basic Education Act na lumikha sa K-12 program, ang Universal Access to Tertiary Education Act o ang Free College Law, at ang Kabalikat sa Pagtuturo o Teaching Supplies Act at ang Anti-Bullying Act. Ayon mismo sa Pangulo, nahirapan siya pumili ng itatalaga sa DepEd dahil napakahalagang papel nito at sa dami ng reformang kailangan ipatupad para maibangon ang antas ng edukasyon sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.